Magkaka, actually, parang it will lead into... Wow! Okay, okay, and then, it will lead into... Wala, 3, 4, 5, siya rin. It will lead into... Into mental problem. Ma'am Sharon, ni kasi, girl lalo. Or, kasi magtatanong ka, ano kayo nangyari dito? Bakit parang wala lang nangyari sa kanya? Tapos parang okay na agad kami. At ito po ay nangyayari sa babae at lalaki, ha? Yes. Pareho, in yes. All, in all lahat, ha? Hindi niya sinasabi natin lalaki, babae. Sa friendship, nangyayari din yan. Yes, di ba? May mga yes, kaibigan tayo. Yes, yes. Kaibigan natin for so many years. Tapos biglang, oops, nawala na lang siya bigla. Parang di kami magka-friendship, di ba? Nangyayari yan sa friendship. Nangyayari din sa workplace yon. Nangyayari din sa relationship ng ganyan. Basta, any relationship. Yes, though. Any relationship. Pero nangyayari talaga pero ito mga mamshi, mamshi Rich, mamshi Jose at Doc Ali, dapat bang tanggapin? Ang tanong natin dito, kasi siyempre naghihingi ng advice sa atin, dapat bang tanggapin yung taong bumabalik sa atin pagkatapos niya tayong iwanan ng walang paalamanan? Oo nga, Doc. Alam mo, sa totoo, dapat bang tanggapin? Iniwanan kanya. Alam mo, choice niya iwanan kanya o hindi. It's not your choice. It's his or her behavior. Choice na yan. Pero nasa sa iyo na yan kung gusto mo siyang tanggapin o hindi. Ayan. I'm not going to say huwag niyo siyang tanggapin because you know what? Marami din akong naging kliyente o kaibigan na nakilala na after nag-ghost sila, and then they work through their relationship because, you know, they want to make it work, naging okay naman sila. Meron o walang anak, nangyayari. Okay din sila. Again, it's up to them if they want to work on the relationship. But if they don't want to work on the relationship, if only ikaw lang ang may gusto, huwag ka na maghila ng pantalon niya. Huwag ka na. Mapupunit din yan. Diba? It won't work. It won't work. So it's your choice kung tatanggapin mo siya. Ako, I'm trying to figure out why people do this. I think a lot of these people, meron silang certain personality na parang narcissist. O mga narcissist. Kasi sila, it's all about them. The world revolves around them. And then, so pagka may ginawa sila, yung ghosting or love bombing, for them it's nothing. And it's always your fault. It's always the other person's fault. Kasi parang... Hindi sila. Perfect sila. Feeling ko lang, Doc. Feeling ko lang. May certain personality na ganun. So, Doc, paano pa pag ganun nga? Halimbawa, yung tao pala, dapat po ba magtanong sa psychologist? Ba't po siya nagkaganun? Oo. Ano, may mga red flags naman eh. May mga red flags yan. If you're in a relationship na yung partner nyo, eh parating me, myself, and I, ang pinag-uusapan, me, myself, and I, at wali ka kasama sa conversation, those are the red flags. Ingat na po. Pangalawa, tama si Regine. Most personalities that go into ghosting and love zombing are narcissists. Most, but not all. Not all. Because some people also, it's about me. Okay, more, I would like to say more on maturity level. Yeah. Ha? Kasi may mga tao, they don't want to end a relationship ng maayos, nag-ghosting na lang sila. Kasi number one, that's more comfortable for them. Number two, yes, hindi sila sanay sa mga confrontation. Pangatlo, minsan sa isang relationship, dalawa kayo, yun isa nagsawa na. Sa kakaaway ninyo, walang sawang away. Ah. Walang sawang away na yun isa nanlamig na. Sa mga ayaw na matawag na ghosting, ayaw matawag na ghoster sila or somber sila, kailangan yung magkaroon ng closure. Kailangan kausapin niyo talaga yung partner niyo or yung inyong yung may communication kayo bago niyo alisan yung isang relasyon para hindi kayo matawag na ghosting. Kasi may mga lalaki din na uso-uso na ghosting, ako na lang puro ang ghosting. Hindi, para hindi ka matawag ng ganyan, kailangan magkaroon ka ng closure sa partner mo. Yes. 'Di ba? Ideal 'yan. Ideal 'yan. Yes. But it take maturity to execute yung ganyang klaseng communication. Tama. Ayan na. Nako, sa pag-ibig, marami raw talaga ang magaling lang sa una. Tapos sa dulo, nga, walay na. Ganon. Nako talaga. Tungkol dyan ang susunod nating usapan. Kaya naman walang BBTU, magbabalik pa ang Magandang Buhay!